Hi, it's your girl ExoSAPH here. So this is going to be my first vlog at ipapakita ko sa inyo yung mga exopods ko. Bago ko pala to sinimulan, nakita ko na nagmolt ang aking GBB. So ayan, trinay ko siyang pakainin. Kasi 2 weeks na siyang hindi kumakain. Actually, tinipid ko lang talaga siya. Hindi sa ayaw niyang kumain, pero tinitipid ko lang. Kasi konti lang yung mealworms ko. At saka ayoko silang lumaki agad. Kasi ang ganda ng coloration ng GBB kapag maliit eh. Gusto ko makita lahat. Yung every stage. Kaya sinusulit ko yung maliit pa siya. Actually, yung requirement nga ata, twice a week. Mga 3 days pagitan. Pero ayan, 2 weeks siyang walang kain. Okay lang naman yun. Depende naman yun sa keeper kung ipa-power feed niya. Pero ako, ayoko. So, ayun. Sinubukan ko siyang pakainin dyan. Medyo natatakot pa ako dyan kasi maliit lang enclosure niya ngayon. Temporary enclosure pa lang naman yan dahil hindi pa nasi-ship yung binili kong enclosure sa Shopee nung 8-8. Hello, antagal naman. Shopee, baka naman. Ayun nga, natatakot nga ako kasi ang liit lang yan eh. So, konting galaw lang yan, konting bolt lang yan, wala nang tatakbuhan. Mapapahanap ako sa kwarto ng di oras. Ayan, medyo ayaw niya pa niyan eh. Siguro kasi kakamolt niya lang din. Actually, hindi ko alam kasi hindi ko na chinek kahapon. Hindi ko sure kung kahapon siya nagmolt or kaninang umaga bago ako gumising. Pero ayan, iwan muna natin siya dyan at mag-mist muna tayo ng ating mga alaga habang iniintay natin kung kakainin niya ba o hindi. Ayusin muna natin yung camera. Sorry, medyo wala pa akong gamit kaya ayan muna, pagtiisan muna natin. Kinocompile ko lang naman tong videos na to. Hindi naman talaga ako nagvo-vlog. Para lang naman to sa sarili ko. Pero kung sige, kung manonood kayo, thanks. Ayan, ito yung powder orange ko. Mimist ko lang sila. Konting mist lang sa moss. At goods na yun. May kwento ko dyan, pero siguro sa mga susunod na yun na vids. Medyo konti lang naman kasi yung mga alaga ko. So, hiwalay-hiwalayin ko para may ma-post din ako. Ayan naman, susunod. Armadillo officinalis. Officin, hindi ko talaga alam yung pronunciation nun, pero basta. Hindi ko na pala malalagay yan dyan, no? Kasi na-edit ko na, nag-voiceover na lang ako ngayon. Okay, saan mga next edits ko na lang lalagay yung mga pangalan? Ay, actually, ay, never mind. Ayan naman, Panda King. Ayan, medyo moist pa siya niyan. So, nagadrawang isip pa ako kung imimist ko ba. Pero sige, dahil meron tayong live moss sa loob. Kitang-kita naman, may favoritism. Siya lang ang may live moss. Pero kasi ito yung, ito lang naman yung species ko na moisture dependent talaga. Actually, kahit yung ano, yung armadillo officinalis, yun din naman moisture dependent, pero kasi natatakot na ako mag sobrang basa. Kasi, kwento ko na lang next time. Kasi nga, dahil sa powder orange ko, na-wipe out yung colony ko dahil sobrang basa. Kaya, for me, mas okay na yung dry, tapos everyday ako magmimiss kaysa yung basa na talaga siya. Pero ito, binabantayan ko yan araw-araw. Kasi medyo mahal yan. Baka umiyak ang aking bulsa. Ito naman, ano ba to? Giant orange. Ayan. Check-check lang ako saglit. May nakita ako doon na isa eh. Kaso ayoko na siyang store buhin dahil alam ko may man gainer yan to.
Nakuha ko to as freebie. Nung binili ko yung armadillo ko. So, ayan. Thanks kay Ma'am Christine. Shoutout agad. Baka naman. Okay, next, syempre, ang aking first colony. Ito, madami din tong pinagdaanan sa akin. Nakuha ko yan November 2020. Mga 14 ata, November 14. Kung tama, pagkakalala ko. And medyo madami na sila dyan. Missed muna tayo sa corner. Pero dahil malaki naman ang enclosure niya, buhusan na natin ng tubig. Konti lang naman. Kasi sabi ko nga, mas okay na yung medyo dry. Tapos, araw-araw ko na lang titingnan. Or, yung mist ko na lang every other day, ganun. Kesa naman yung basang-basa. Mas delix kasi ang init, tapos basa. Sobrang humid. Ayan. So, ayun nga, ano, nandito lang naman ako para mag-compile ng mga videos ko. Sinishare ko lang din naman sa inyo, pero personal videos ko lang talaga to kasi sobrang puno na yung storage ko sa phone, kaya nagbabawas ako. Ayan, tingnan muna natin tong GBB kung kinahain niya na ba. At mukhang hindi pa nga. So, ayan, tatanggalin muna natin dahil ayaw natin mag-leave ng mga buhay na feeder sa loob dahil mas delikado yan. Actually, hindi naman kasi hindi naman siya makaka-burrow dyan kasi makikita ko naman agad. Pero kapag nasa malaking enclosure na, hindi talaga pwedeng mag-iwan dun. Dahil mahirap na kapag nag-mod, masastorbo sila. Pero ayan, makikita ko naman yan. Kahit iwan ko yun na isang araw. Goods lang. Pero kasi, ayoko nang balikan pa eh. So, tinanggal ko na rin. Mga 2 days later, bago ko ulit pakainin. Try ko lang. Kasi, bagong mod pa lang siya, baka malambot pa yung kanyang fangs. At mahirapan siya. Ayan, zoom in lang natin. Napakaganda, diba? Yung substrate ko dyan na ginamit. Substrate lang din ang sa isopods ko kasi wala na akong kokopit eh. Ayan, ganda, diba? Sobrang ganda din kung tumakbo yan. Pero, huwag naman sana kaya isara na natin. So, ayun. Thank you for watching.